Lalo pang nadagdagan ang mga problema ng ilang mangingisda sa Talisay, Batangas dahil bukod sa banta ng Bulkan Taal, bagsak din ang kanilang kabuhayan dahil sa fish mortality o pagkamatay ng mga isda sa Taal Lake. May unang balita live si Darlene Kay. Darlene! Maris, hindi raw yung mga aktibidad ng bulkan yung sanhi ng fish kill dito sa Taal Lake. Gayunman, anuman yung dahilan, malaking dagok ito para sa industriya ng pangingisda rito na pinadapa na nga ng pagputok ng bulkan. Halos 7 na milyong pisong halaga ng mga patay na isda ang laman ng mga sakong ito. Dito yan sa lawa ng Taal, partikular sa bayan ng Talisay. Mahigit 100 metric tons na tilapia at bangus ang naitalang fish mortality dito. Naranasan din po namin yung gano'n na namamatayan po. Minsan po, siguro mahigit mga isang tinulada, ganyan, ang namamatay na isda. Wala na pong kalahati ang nakukuha namin. Katulad ng dati na talagang marami po. Una naming nakilala si George nang pumutok ang Bulkang Taal noong isang taon. Balot na balot noon ng mainit na abo at putik, isa siya sa mga naging mukha ng trahedya. Nawalan sila ng tirahan sa Volcano Island dahil bawal nang bumalik doon. Kaya mahigit isang taon na silang nakatira sa evacuation center. Hindi po rin po natin pwedeng masabi na abango na tayo kasi wala pa naman tayo pong sariling pinagkakatayuan na bahay. Kahit mahirap, kahit unti-unti, sinusubukan niyang ibangon ang kanyang pamilya. Pero ngayong balik na siya sa pangingisda, ito namang fish kill ang kanyang hinaharap na problema. Sabi naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, wala namang kinalaman ang mga panibagong aktibidad ng bulkan sa pagkamatay ng mga isda sa lawa. Base po sa mga literatures, no, wala pong kaugnayan yung binubugang sulfur ng bulkan doon po sa pagbaba ng dissolved oxygen. Kaya hindi po natin siya makonect. Taas yung level ng ammonia. At ang cause naman ng posibleng pagbaba pagtaas ng level ng ammonia ay yung decomposition ng mga organic matters doon sa ilalim, no? Hindi man sanhi ng pagkamatay ng mga isda, apektado pa rin ang pag-aalboroto ng bulkan ang pangingisda. Kulang kasi yung supply ng isda ngayon kasi hindi kami maka-harvest doon sa kabilang bayan, sa Agoncillo, kasi yung mga isda doon, yung mga caretaker, wala, di ba, nag-backwit. Ang hirap kumuha sa laot. Bakit? Dahil dinip pa lang po sa may checkpoint na, hindi po kami basta pinapapasok. 70 hanggang 77 pesos kada kilo ng tilapia ang benta ng mga nag-harvest noon. 84 hanggang 85 pesos na raw ngayon. Pagdating sa palengke ng Laurel, ang tilapia na 100 pesos kada kilo noong nakaraang linggo, 110 pesos na ngayon. Konti-konti lang po kami ngayon magtilapia. Dati po kami nakaka-100 kilo, ngayon po minsan 40 lang, 30. Opo, dahil nga po hindi sila magpapasok. Pero ayon sa inilabas na pahayag ng Department of Agriculture, walang inaasahang malawak ang taas presyo sa tilapia at bangus sa ngayon. Nananatili raw ito sa 120 hanggang 160 pesos kada kilo. Yan ay kahit 40% ng supply ng tilapia sa Metro Manila ang nanggagaling dito sa Taal Lake. Maris, sabi ng BFAR, hindi naligtas kainin yung mga patay na isda galing doon sa fish kill dito nga sa lawa. Pero pwedeng-pwede pa rin kainin yung buhay na isda o buhay na isda na manggagaling dito. Sa madaling salita, hindi dapat matakot yung mga mamimili sa mga isdang galing Batangas, lalo na yung tilapia at bangus. Basta kilatisin lang nilang maigi, siguruhin na sariwa at buhay itong nahango rito. Yan ang unang balita sa Talisay, Batangas. Darlene Kay, buong puso para sa Pilipino. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.